Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Isyang Luka. Sa video natin ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga eyedrops dito sa Japan na nasubukan ko bukod pa dun sa mga nagawan ko ng review 2 years ago na Rohto Vita at Rohto Cool. Kung gusto nyo malaman kung ano-ano ito, please keep on watching. Bumili ng Rohto Vita at Cool dun sa aking online shop sa Shopee. Yuki no Misepo, kung gusto nyo pong i-follow. Go lang po mga friend, wala pong bayad. So, nagugula sila, bakit sis? Parang medyo mahapde yung eyedrops sa mata. Ganun po talaga siya mga friend, kasi dito sa Japan, yung mga eyedrops nila, meron niyang iba't ibang level ng coolness. Magkaiba yung level ng coolness ng Rohto tsaka itong Sante. Itong Sante, meron siyang 6 na level ng coolness from 0 to 5. Tapos ito namang Rohto, meron siyang 8 levels ng coolness sa mata. So, yung pinakalist na number, which is 1, yun yung wala masyadong coolness. At kapag nasa 8 yung coolness ng ano, yun talaga malamig na malamig talaga siya sa mata. To the point na parang mahapdi na siya, para ka nagpatak ng alcohol. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko, yung Sante FX Neo. So, syempre, puro Japanese itong sulat dito sa carton nito. Pero meron naman silang website. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box below. Pakibisit nyo na lang po. Pag binuksan nyo po ito, syempre silyado yan. Nakasulat naman dyan yung expiration. May mga bumibili sa akin, hindi sila marunong tumingin ng expiration. Pag may nakita po kayong date na ganito, expiration po yan. Obvious naman po, diba? Expiration siya. So, kapag binuksan nyo po yan, silyado yan, makikita nyo yung eyedrops, nakabalot siya sa ganitong plastic. Yan. And, syempre, ubus ko na siya. Ganito lang yung itsura ng Sante FX Neo. Meron siyang 12 ml ng eyedrops. Pinakamataas yung coolness niya sa coolness meter ng Sante. Meron siyang level 5 coolness sa mata. Kaya naman pag pinatak mo to, asahan mo yung medyo may konting hapde. At saka talagang malamig na malamig siya. Pero ilang segundo lang din naman nawawala yun. Mabilis ko itong naubos kasi nung napunta ako dun sa ibang pwesto sa work ko, dun sa quality check, talaga nakakaantok yung trabaho dun kasi talagang gamit na gamit yung mata mo. Talagang nagtatrabaho yung mata mo. Eh syempre pag matagal ka nakatitig sa ginagawa mo, nakakaantok, diba? So ito yung pinakamabilis kong relief kapag inaantok ako, kapag hindi ako makabili ng kape. Pag pinatak nyo to sa mata nyo, sobrang lamig talaga. Talaga magigising ka. Pero sandali lang naman nawawala na yung lamig nun. Tapos, ang refreshing niya na sa pakiramdam. Ito, pwede nyo tong gamitin. 2 to 3 drops each eye. 5 to 6 times a day. Hindi siya pwede sa mga contact lens wearer, pero meron siya na ibibigay na benefit, lalo na dun sa mga taong palagi nasa labas, kasi meron siyang UV protection na naibibigay para sa mata natin. Hindi lang po yung skin natin, yung nasisira dahil sa harmful UV rays, ganoon na din yung ating mata, nagiging sensitive din yan. Kaya maganda yung may mga ginagamit kayong protection para sa ating balat, para sa ating labi, lalong-lalo na sa ating mata. Paki-screenshot nyo na lang po itong box niya kung gusto nyo pong mag-research about sa active ingredients niya. Hindi na po natin yung pag-uusapan kasi hahaba lang po itong video natin. Hindi po siya pwede sa bata kasi nga sobrang lamig niya sa mata. Ikukumpara sa ibang eyedrops na na-try ko, may kalakihan talaga yung butas niya. Kaya ingat-ingat lang mga pre. Masikip yung kanyang takip. Hindi siya nagli-leak sa aking bag or dun sa aking pouch. Isa pa sa mga pinaka-paborito kong eyedrops na nasubukan ko dito, ito yung Rohto Z. So yan, nakasilyado din yan. Nakikita naman yung expiration nito sa bottom ng box niya. Ayan po, nakasulat po dyan yung date. Ito po mga eyedrops sa Japan, hindi po siya mabilis na expire. Meron siyang 2 to 3 years shelf life. So, kapag binuksan nyo itong Rohto Z yan, meron siya ulit manual na nakahapon naman. Pero meron naman silang website, pwede po kayo dun magbasa-basa. Tapos, makikita nyo may plastic siya. Ayan, dyan na po nakalagay yung eyedrops. Yung plastic lang niya, meron lang siya mga nakasulat na contact numbers. Tapos, merong mga ano dito, sulat-sulat hapon na hindi ko naman nababasa kasi mahirap po magbasa ng kanji. Katulad nitong Sante FX Neo, meron din siyang 12 ml ng product. Meron siyang coolness level na 8. So, talaga napakalamig po nito sa mata ninyo. Nung bago ko nga lang ginagamit yung eyedrops na to, talagang ano ko, sobrang hapde, para akong naluluha pa nung una. Pero nung nasanay na ako, wala na siya sa akin, nasanay na ako dun sa lamig niya. And yung lamig naman na yun, yung parang hapdi na yun, or cooling effect niya sa mata, sandali lang yun, siguro mga ilang minuto, wala na siya. And katulad nitong Sante FX Neo, kaya naging paborito ko to, kasi effective din to, makawala ng antok. Meron din po siya na ibibigay na UV protection para sa ating mata. Okay na okay po to dun sa laging nabibilad sa araw, katulad ng mga athletes, yung mga naglalaro ng sports, na palaging nasa field, yung mga driver na palagi nagda-drive at nasasabang sa
init ng araw yan, okay na okay po ito para sa inyo. Ito pong Rohto C, para siyang may minty effect para sa ating mata, pero sobrang refreshing niya talaga sa mata natin. And kung meron kayong redness sa inyong mata, mabilis niya napapawala yung redness nun, mas nagiging bright yung kulay ng inyong mata. Yun nga lang po, katulad nitong Sante effects niyo, dahil matataas yung coolness levels nitong mga eye drops na to, hindi po sila pwede sa mga nagko-contact lens. Next naman po nating pag-uusapan ay itong Rohto C Cube. Hindi ko nga po ito mapapakita sa inyo kasi nasa bag ko siya. Pero silyado din po yan, yung expiration nasa ilalim din katulad nung sa Rohto Z. Tapos kapag binuksan nyo po yan, meron ulit manual na nakahapon naman. Tapos nakabalot din siya sa plastic na ganito. Yung itsura nung Rohto C Cube, pagpapakita na lang po ko ng picture dito sa screen para may idea kayo. Yung mga eye drops po na to, nitong Sante FX Neo, tsaka nitong Rohto C, pati yung C Cube, pare-pareho lang po silang clear yung kanilang kulay. May ibang eye drops kasi may kulay, mamaya makikita nyo po yun. Meron siyang tatlong variants. Meron yung pinakamababa, yung lamig niya. Meron yung pangalawang lamig. Ang pinili ko, yung pinakamalamig sa lahat, yung Ice Cool. Ito din po palang Rohto Z, meron siya yung 4 contact lens na variant. At ito pong Sante FX, meron siya yung variant na kulay gold yung packaging. Meron siyang 13 ml ng eye drop sa kanya. Yung coolness level niya, meron siyang level 7. Mas mataas ng kaunti itong sa Rohto Z. Mas malamig pa din tong dalawa na to kaysa dito sa Rohto C Cube. Ang maganda lang dito, pwede siya kahit sa mga nagko-contact lens. Tapos kung makikita nyo po itong bilog na kulay dilaw, nakasulat po dyan, mineral. More on mineral ingredients yung ginamit sa kanya. Wala kayong masyado mararamdamang hapde kapag pinatak nyo to sa mata ninyo, pero effective naman siya makaalis ng redness tsaka malubricate yung ating mga dry eyes. Itong Rohto Lycee Contact, ito na lang po yung pinili ko mga friend kasi masikat talaga yung original variant nito. Puro naman na kasi ako dito yung pampatak pampagising, wala ko yung eye drops kapag nagsusuot ako sa contact lens. Mas nauna ko itong bilhin kesa dito sa C-Cube, kaya ito na lang yung pinili ko para may magamit naman ako pag nagsusuot ako ng contact lens. Kasi kapag may dry eyes kayo katulad ko, hindi masarap sa pakiramdam, hindi comfortable sa mata natin kapag may suot tayong contact lens. So kailangan natin ng something na malulubricate at makakapagbigay ng moisture sa ating mata. So medyo konti yung laman nito, meron siyang 8 ml ng product. Ang expiration po niya makikita dito sa ilalim. Pwede din siya sa soft, hard at O2 lenses. Ito, meron siyang manual kapag binuksan nyo na nakasulat hapon din. At may kita nyo kapag bukas ninyo, nakabalot din sa plastic itong eye drops niya. Ang kulay pink siya, ang lakas, maka girly-girly. Level 1 lang po yung coolness nitong Rohto Lycee. So, yun po yung pinakamababang coolness level ng Rohto. So, wala po kayong masyado mararamdaman dito na malamig at wala kayong mararamdaman na parang mahapde. More on, ano lang talaga siya, moisture and pang-lubricate ng ating eyes. Meron din itong nabibigay na protection para sa ating cornea. At nakakatulong din siya na ma-prep yung ating eyes para sa application ng contact lens. Kasi diba, minsan yung mga contact lens ang hirap ilagay sa mata, parang hindi sila dumidikit. So, magpatak po muna kayo nito. At kapag na-feel nyo na po na parang natutuyo na yung contact lens sa mata ninyo, pwede po kayong magpatak nito kalagitnaan ng araw para ma-relief po yung inyong eyes at maging comfortable po ulit yung pagsuot ninyo ng contact lenses. Madalang lang po ako magsuot ng contact lens. Kapag nag-film lang ako, minsan nakakapag-film ako, madalang lang sa isang buwan. Kaya yan, wala pa siya masyadong bawas. Tsaka, ito pong Rohto Lycee, may kamahalan po siya kumpara dun sa ibang eye drops ng Rohto kasi may kakaiba siyang ingredients, lalong-lalo na itong 4 contact lenses kasi mas specialized yung formulation nito para dun sa contact lens wearer. Ay itong Sante PC. Kaya po PC kasi may naibibigay po itong protection sa mata natin laban sa blue light. Yung mga lagi po nakaharap sa computer tulad ko, nag-e-edit ng mga videos, may mga online business, lagi nakaharap sa mga gadgets. Syempre may naibibigay din po yung sira or damage sa ating mata. So maganda po yung magpatak ng Sante PC para ma-relieve po yung fatigue sa ating eyes. Nakakapag-relieve din po ito ng inflammation sa ating eyes at napoprotektahan din po yung ating cornea. Yung sa level naman po ng kanyang coolness sa Sante
coolness meter, nasa number 3 po siya. So, medyo may konting lamig po siya sa inyong mata. At ito pong Sante PC, dahil special po itong eye drops na to. Ito po yung pinakamahal sa lahat ng eye drops na pinakita ko po sa inyo ngayon. Yung laman niya, katulad lang nitong Rohto Z at saka nitong Sante FX niyo, meron din siyang 12 ml ng product. At kapag binuksan nyo po siya, yan, naka-plastic din po siya at may kasama din siyang manual. Yan, silyado din po yan kapag binili ninyo at may kita nyo po yung expiration dito sa taas. Ganito naman po yung itsura ng kanyang packaging at kung mapapansin ninyo, mayroong tint or kulay yung kanyang eye drops. O pwede naman siya sa mga nagko-contact lens pero hindi pwede dun sa soft contact lenses. Kailangan po tanggalin nyo po muna yung inyong soft contact lens bago po kayo magpatak nito. Sa mga gusto pa pong magbasa-basa about sa mga ingredients nitong product na to, hindi na po natin sila pinag-usapan kasi masyado pong hahaba itong video natin. Paki-check nyo na lang po yung mga ilalagay kong link na mga website nitong Rohto tsaka Sante sa description box below para kung gusto nyo pong mag-research yun, basa-basa na lang po kayo sa website nila. Meron naman silang English translation. Please like this video kung nakatulong po sa inyo. Comment down below kung alin dito yung interesado nyo subukan or baka sakaling may nasubukan na kayo dito sa mga pinakita ko sa inyo ngayon. I-share nyo po yung inyong experience, good man po yun or bad, para makatulong po sa mga makakapanood nitong video na to sa kanilang pagde-decide kung susubukan ba nila ito. Huwag nyo na din pong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify po kayo every time na nag-upload ako. Yun lamang po, mag-iingat po kayo palagi. God bless you all and see you on my next one. Bye!